swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. Blame the kids. Another day. Yes, we. Another event. So, pupunta tayo ngayon sa UnboxCon. Dahil meron tayong booth dun. And meron tayong exclusive drop, ah. Kaya, yung mga nasa 10 o'clock na yung platinum ticket holder, pwede na kayo mag-avail ng limited piece nung ano natin, yung exclusive drop. Kaya walang magre-reklamo kung naubusan, ah. May mga nakakuha ng platinum, eh. Saka mamaya meron kaming surprise. Doon, kasama kami sa isang, ano doon, ang tawag doon? Ang talk niya tayo. Hindi siya surprise, pinost na yan. Hindi pala surprise yon, so unsurprise. Kasama natin sila, sila nasa sneak attack, sino pa ba? Kasa one something yun, eh. So, about style daw, eh. Eh kami, more on sa nasa branding side, eh. So yun siguro yung mas bibigyan namin ng ano mamaya. Pansin. Hey, ano po, eh. Medyo pagod po, eh. Team building tsaka outing natin, pero sobrang enjoy. Siguro after nitong event na to talaga mas makakapagpahinga kasi kunyari sila Ryan, Maki, Bea, si Tyron ba kasama? Kasama. Silang apat, naunan sila kanina pang 6 or 7 a.m. para mag-prepare nung booth. And alam natin kasi kahapon kitang-kita mo yung pagod ng lahat dahil dun sa galing sa outing. So ayun. Yung unbox kasi is parang magre-rent ka ng mga ano, ng mga separate boxes. Tapos lalagay mo doon kung ano yung gusto mo ibenta. Ganun. Tapos sila na bahala doon. Tapos every month, magbabayad ka lang ng rent sa kanila. Ganun lang yung ano doon. Tapos, kaya kakaiba din, eh. Tapos meron din mga influencers po. Kanyari, meron mga influencer doon. Lalagay nila doon kung ano yung mga binibenta nila para lang mas ma-promote pa yung unbox. May sarili tayong ano doon, space. Na nandun yung mga sponsors, tas kung sino pa yung ibang brands, at just alam ko nandun yata Secret Fresh. Tas dun sa after nung stage, meron pang isang booth dun na talagang puro mga laruan. Hindi ko alam kung yun yung mga part ng ano, ng unbox mismo. So yun, makikita natin later kung paano yung magiging setup nila for this event. Pero ano yan, enjoy yan for it. Okay. So, pupunta na tayo ng SMX. At marami naman pumili. I mean, maraming marami ulit nag-camp out. Parang puro exclusive. Yun yung pinupunta na ngayon, eh. Eh, dati kami, 2019. Isa kami sa mga masabi kong unang gumawa ng exclusive. Tapos sa Six Weeks, yung unang MSE. Tapos ngayon, ganun na yung ginagawa nila. Kasi maganda talaga may exclusives kasi parang special, eh. At maganda kung mag-exclusive ka sa ano, sa event, huwag mo na i-restock. Siyempre kawawa naman yung iba na pumunta tapos i-restock mo. Huwag yun na i-restock. Exclusive is exclusive. Para siya sa event. So yun lang ang akin. Prep, bina muna. Walang VIP. Wala tayong ano, goodie pa. Gusto ko rin yung bag. Alam ko, ito yata yung 4 platinum. Hindi tayo platinum. Unsurprise. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Through the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy.
feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never been a family, I love you. Time check natin, 12:10. So, mga 1 hour pa, tapos magkakaroon na kami ng talk. Mamaya, siya ang kasama namin, siya ang mag-co-curate ng host for our interview and panel talk. How to dress well. Pati siyempre, pati na rin yung brand natin. So, siya na yung bahala, maganda ng flow natin. Para ano, kasi... Welcome to vlog. Hello, welcome to my video. Si Mervin. So, DBTK founders, brothers, Vincent and Emil. So, kailan kayo nag-start? So, me and Kuya started the brand way back 2012. Right after mag-graduate ng college. Ano kasi ako, culinary arts major lang. Pero, nasa sneakers din talaga yung line namin ni Kuya. Kasi, ibenta kami ng sneakers. Then, doon nag-open yung realm streetwear for us. Kasi way back high school, nagko-collect na ako ng mga tags from American Boulevard, from artwork, lahat yan. Kasi syempre hindi pa sobrang open yung streetwear dito sa atin. So, nung college na, doon ko sinabi ko yun na hindi na ako alis ng Philippines. Kasi plan ko dati mag-Singapore, mag-work na as a chef. Pero parang hindi yun yung gusto ko eh, hindi yung mahal ko eh. So, parang binalikan ko yung high school dream ko to create a brand. Tapos, syempre, kailangan ko ng partner which is si Kuya. Okay, gawa ka design. Pero nagyan natin ng message or inspirational message na kapag sinuot ang customer, magkakaroon sila ng personal attachment. So, really, DBTK is yung passion is secondary. Nauuna talaga yung kung ano yung gusto namin ipakita sa consumer market na, which is mga kabataan. And ngayon, this coming September, magiging 10 years na yung brand. 10 years na DBTK! Imagine that! Shout out sa team namin sa booth number 1 and 2, sobrang hardworking. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off. Dito tayo ngayon sa booth ng Gunner / Hustle Club. Titingin tayo ng mga shirts nila. Ayan, tingnan natin. Bro, ano yung mga bago mong mga, ano yung mga release mo ngayon? Pwede mo ba i-explain sa? Eh, hindi, pakilala ka muna, bro. I'm Chal Nalasco po of Hustle Club. I'm here on behalf of Gunner, August Molina. Okay. Ilang years na yung brand mo? Yung Hustle Club po nag-start, pandemic brand po ako actually. Actually, I started 2017, pero since student pa ako, hindi pa po ako full-time. Naging full-time lang po siya 2020. Ba't mo naisipan na parang i-push from 2017 to tas pandemic ka eh, syempre pandemic alam mo naman. Oo nga po eh. To be honest, baka nangyari, I was going to be a flight attendant for Philippine Airlines. Then, dahil sa pandemic, na-cancel po siya. Pero during that time kasi, ang nangyari, namatay po si Kobe. Way back 2017, may design sa po ako ng Kobe. So, dun po dumami messages during that time about dun sa brand na nagsa-start pa lang. Then from there on, yung hype or yung nakuha ng market, hindi na po nawala. So, parang I can say I owe it to Kobe, yung brand ko. Parang ganun po. Parang for him. For him po, yes. Kapagay yung nag-spark ng ideas to continue is yes. Through Kobe. Nag-start lang po siya as one Kobe design, then hanggang sa napalawak na po nung pandemic. So parang ano yung pinaka-theme mismo nung ano mo bro, nung mga designs mo? As of now, yung Hustle Club po, ginagawa ko mixture of basketball-centric designs. At the same time, nagbo-branding po minsan ng everyday wear. Okay. Plains lang, plain shirt, plain shorts and all. Kaya nga, napansin ko nga bro, parang sobrang ang ganda nung ano mo ngayon, nung suot mo ngayon bro eh. Nakita ako, alam ko naman yung bibiling ko. Kaya... Punta kami bro ha? Oo bro, mag-shopping kami. Hi guys, I'm Jeff Ong. I am Jeff Ong on Instagram and I'm the owner of O-Fresh. Tara, pakita. Okay tayo, exclusive release namin dito in collaboration with Aftermarket. Ayan, ito yung cream colorway. Then ito yung
black na vintage. Kailan nga bro nag-start ang yung O-Fresh? O-Fresh started early last year lang. Ah, okay. Early last year lang siya. So, bagong-bago, baby pa. Pero yung O-Fresh ba parang ano ba siya? Ano yung pinaka-theme niya for you? Theme niya for me is street syempre, pero fun side, cartoonish, ganun. Parang comic. Okay. Yan guys, follow nyo ako sa Instagram at I am Jeff Ong. Sa YouTube naman, www.youtube.com/Jeff Ong. And yun, follow nyo O-Fresh, O-Fresh PH on Instagram. Wait lang. Welcome back from Panso. Saan kayo nag-out? Sa Panso lang muna. Doon kami na gano'n, team building tsaka outing. Hey guys, abot. That's good. Hindi ko yabot pala. What's up guys? All around ang secret fresh. Tsaka na siya. Super PR, lahat na. Tsaka na rin siya. DJ. Professional tennis player na rin. Okay. Pero sasama na rin sila sa akin guys. Sige, abangan nyo. What's up, Tamiya? Actually bro, ano yun? In school ah. Inahala ko tuloy yung, alala nyo yung kumain tayo ng nachos. May nang guest ni Von, di namin makuha. What's up, yun pala? Hindi, actually ano yun bro, parang inspiration siya ng Tamiya. So may box, pero ang laman nung box is yung shirt. Yes, or yung sticker. Kasi di ba kapag sticker pa? Magkukuha ng Tamiya. Hindi, parang kinonect namin sa unbox kasi. Unbox, so box siya, i-unbox mo. Pero ang galing din yung storytelling nyo eh. Yung di ba from the our childhood, anime characters that we love. Isa-isa nyo eh. Ito, unboxing. About connection. Oh, unboxing. Galing. Tsaka toy eh. Parang, di ba? Art toy convention, toys. Nagulat ako. Kasi pagdating ko dito sa booth, nandito yung isa sa mga model ng Doers Club. Ayan si Nonot. Hindi niya alam na binibidyoan siya. Ayan. Ay, follow niya si... Ano ba ang pinunta mo dito ngayon, bro? Yung talaga yung mini 4WDT talaga. Okay. Tapos, siyempre kayo, papanoorin ko talaga kayong inyong speech nyo. Nice, bro. Tapos, follow niya sa TikTok? TikTok at Nonot Fruelda. Boss Nonot, mahanapin nyo lang doon. Sikat na masyado nang hindi niya na kailangan hanapin. Bigla na lang lalabas 'yan. Number 1. Ay, wala, hindi 'yan, bro. Bro, shout out. Thank you. Hey, Vince. Ano naman ang bida ng vlog? Anong pinunta mo dito, bro? Ikot-ikot lang sir sa First time ko lang rin mamimit yung mga clients sa mga ginagawa ko ng design. Oh, okay. So, 'yun. Siyempre, hindi lang naman si Jetro nagde-design for DBTK, is working for other streetwear brands as well. Kaya one of the best na masasabi ko ngayon. And syempre, may collab sa Nike kaya hindi natin ma-reach. Actually, dapat isusuot ko dapat yung... Ako iniisip kong suot. Pero bro, meron ko ibang sinuot eh. Spark yun ah. Bro, spark. Grabe! Ay, ano yung anong Instagram mo, bro? Sa Instagram, jetro.olba. Yeah, so yung iba na mga gusto magpa-design or magpa, lang kayo, may questions kayo regarding designing and etc. Galing to. Contact nyo lang si Jetro. At panoorin nyo tong vlog na to para makita nyo kung... Paano niya ginawa yung custom Nike. Kasi nasa 2,000 views na. So, taasan natin. So, ayun. Sunday. Centrist kami, di ba? Para talaga? Para talaga yung mga ba? So, paano
yun parang convention type or yeah, ano siya? Parang actually parang DBTK celebration siya. Tapos parang meron kaming different collaboration sila Quix na yun. Tapos may mga restock. Kasi din yung restock. Tapos magkakapit yung sobrang ano namin yung special. Parang mga limited din sa event. Oo, mga limited. Tapos may mga activation yung ganyan. Sila ano si Doc ang mas ang CMP ang ano. Pero tapos discard din namin kung paano yung mga materials. Di na kwento mo ato. Malon ano lang sa ipag-build lang talaga nung ano. Kasi dapat nalala mo natin, nag-leak tayo. Medyo nahirapan kami ng... Pero okay naman. So, hopefully, makulok na. Parang hectic na kayo. Ano na rin kayo? Thank you. Sayan sa mga naunang mga customers ng DBTK. Ay, ano nakita ko yung ano mo, sabi ko, OG to ah. Kumusta ano lang sir, silent supporter lang. Kumusta? Year 2014, 15? Oh, 2014 to. 2014. Bago lang yung store nung time na to. Sabi na nga, nakita kanina. Sabi ko, bro, pwede ano, kukuha na lang ng video. Sabi, pakilala mo ako. Hans Raga. Hans Raga sa Gagi. Hindi naging active ako kasi ang dami na sabi ko, ang dami ng local na ano. Sobra. Ibang-iba yung time natin. And sa ngayon bro. Ikaw alam meron yan eh. Guys, kung alam nyo lang, yan. Sophomore. Ito yung OO2. Second year. Anniversary ano namin. Ito yung parang, masabi ko na first na cut and sew. Ito yun. First cut and sew piece na nagawa namin. Kaya, nakarap pa. Ano pa nga sir, alam ko meron pang ano to eh. Ay hindi, yung isa. Yung pocket. Pocket. Ayan, yung pocket. Hey, tingnan yung etiketa. Ayan, OG. Ano to ah? 2014 piece. Bago pa lang yung score nung nirelease natin. 2014 yung shirt. Grabe. One of ano lang to? 20 pieces ata. One of 20, one of 30 pieces. Eh nakita ko, sabi ko, pinaka-uutos. Oo nga eh. Kaya nakita ko yun, si Hans. Unsurprise. Yeah. We are a big fan of 100. If you know carrots. Yeah. We did a collab with carrots last year. Oh, word. Yeah. Our first like international streetwear collab. Wait, I'm sorry. Oh, shirts. Yeah. I love shirts. I always post his Crocs. Yes. Like, I got his Crocs from ComplexCon. Actually, I saw him at a booth. 4 years ago, 5 years ago, yeah. Before he was big, with a carrot, little carrot. Yeah, I bought a carrot tea and I loved it. And then I have like 5 carrot teas. Yeah, and then I had the complex crown crocs. And then when he released them in family sizes, Foot Locker, I bought all of them for my whole family. One of the best brands right now. Yeah, I really like what he did. That's crazy. He seems like a cool guy. Mm-hmm. That's dope for you guys to do the collab with him. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Okay, so dito nagtatapos yung unbox ko. Time check ulit, time check. Past 8 na. Nag-i-express. And yun, nakakasuwa lang ulit dahil ang dami na naman nating nakausap. Sobra. Mga other clothing owners. Na-meet namin yung his kicks na sobrang sikat sa ano ngayon sa IG. And met new people talaga. Parang yun naman yung importante dito. Nakapag-talk tayo with other influencers. At naging kaibigan din natin. Thank you sa mga nagbigay ng mga free clothes. Like for example, si Sneak Attack. Thank you. Kay Hustle Club and Gunner. Thank you very much. Ay, mga pinag-shopping din natin. Nag-shopping tayo sa Cornerstone. And bumili rin ako mga stickers ng mga anime. So, sana nag-enjoy kayo dito sa episode namin ngayon. And yun!
or to come. So kung meron kayong mga gustong puntahan namin ng mga events, comment down below kung saan kayo located, kaya namin yun. And ayun, please support our channel by liking it, hit the bell button and subscribe. Kasi on, papunta na tayo sa 20,000 subscribers at kapag nag 20K, magpapag-giveaway kami. Magpapag-giveaway tayo. Thank you ulit, thank you ulit. On to the next. On to the next.